Good day sa inyong lahat mga idol, lalo na sa mga Duterte vlogger, Pink Pinoy Vlog, Mukhausun Vlog, Sas Rugando, Sasot Vlog, Erwin Tulfo in Action, and Maharlika Vlog. Sa mga Duterte vlogger na hindi ko po na-mention, pasensya na po kayo kasi sila lang po ang mga kilala ko eh. So sa sunod ko na lang po kayo na vlog, i-mention ko po kayo. Gagawa po ako ngayon ng isang video reaction tungkol sa banggaan sa Rictubang kung saan pinalaki ng mga bias at mga bayarang media. Shout out nga pala sa lahat ng mga baguhan sa aking YouTube channel. Please lang po, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at huwag niyo pong kalimutan na pindutin yung notification bell para ma-notified kayo sa aking mga susunod na mga video. At saka, ang aking Facebook page, i-type nyo lang po sa search sa inyong Facebook, Shumoto. Lalabas na ang pagmumukha na to. So, yun na ang Facebook page ko. Sa aking pagbabalik, tatalakayin natin kung bakit hindi natin paniwalaan yung mga bagong drama, mga pautot ng mga dilawan para sirain ang gumagandang relasyon ng Pilipinas at China. So yan po ang goal ng mga dilaw na wasakin ang ating relasyon sa China. Nakabibingi na ang sobrang ingay sa social media itong mga dilawan warriors. Fake news dito, fake news doon. Para papapaniwalain nila ang taong bayan na totoo yung nangyaring banggaan sa Rictubang. Halos lahat mga bayarang media outlets nakikiride on sa issue na to para pasamain ang ating gobyerno against China. So yun po ang focus ng mga dilawan ngayon. Kaya vigilant po tayo mga kadidiis dahil nag-iingay na po itong mga dilaw ngayon dahil may info tayo na ikakasa daw nila yung EDSA 3 dahil sa issue na yan na banggaan sa Rictubang. Aha, mga dilawan, hindi kayong makaisa sa amin, no? Hindi, mga bubo ang mga Pilipino. Gising na kaming lahat ngayon. Mga bubo. Wala na kasi silang maiba tong issue laban kay Duterte. At drama na naman ito ni Senator Estila. Ayan tuloy, nangangamoy na naman itong mga online warriors nila. Grabe. Ayaw nyo talaga tigilan si Duterte, ha? Tingnan natin. Isa pa, paano nila ipilit sa taong bayan na totoo yung sinabi ng ating mga ngisda? Sa statement pa lang nila, ang dami ng butas na kita na talagang scripted ang lahat na to. Kaya, ang daming red flag sa mga statement nila. Kaya nga, mayroong investigation dahil gusto ng Pangulo na makuha yung both side ng mga statement nila. So, kasi si Duterte, hindi siya bubo, isa siyang abogado. And the same time, isa siyang prosecutor. So hindi siya nagbabase sa isang statement sa biktima. So kinukuha ni Duterte, yung hinihintay ni Duterte, yung statement ng kapitan ng barko sa China. So yun ang Pangulo, hindi bias, hindi agad mag-side doon sa ating mga isda. So yan po ang katotohanan. Yung kapitan ng bangka na binangga daw ng China, kinausap na yan sa staff ng Office of the Vice President nakarang taon. Kaya, yung mga bubong dilawan lang ang hindi nakaamoy sa mga tae nila. Tingin ko yung issue ng Kapa at saka issue ng banggaan sa Rictubang ay gagamitin ng mga dilawan yan para matuloy yung pinaka-dream nila na EDSA 3. So yun ang pinaka-dream nila para mapaalis si Mayor Duterte. So ganun ang talagang goal ng mga dilawan. Kaya hindi talaga mag-stop ang mga to. Ang problema kasi sa mga dilawan ito, parang nag-uudyok sa ating gobyerno na parang, sige na, mag-declare ka na ng gera laban sa China. So ito yung mga tabugo, ito yung mga bubong mga dilawan na hindi nag-isip. So iwan ko lang, kung mayroong babagsak na missile sa Manila na galing sa China, iwan ko lang kung hindi magkalansingan itong mga bayag na mga dilawan na to. Iwan ko lang kung saan sulok na magtatago itong mga to eh. Parang mga daga itong mga to eh. Matapang lang sa social media itong mga dilawan na to.
Natatawa kasi ako sa sabihin ko eh. Payag naman ako na girahin tayo ng China. Basta, isara yung airport 24/7, walang eroplano na makalipad para walang makatakas ng mga oligarchs, ng mga dilawan. At mga dilawan ng mga ano, mga minions nila. Para sama-sama na tayong sasabog. Diba kung matatapang talaga yun, walang alisan sa bansa. Kung mayroon ng parating na missile dito galing China, isara ang airport. Walang iwanan. Natin alam kung saan magtago itong mga dilawan nito pag nangyari yan. Pero imposible po mangyari yan kasi si Mayor Duterte ayaw niya ng gulo. Kasi alam niyo na, maraming mga Pilipino ang mahirapan at mamamatay pag nangyari ang mga ganyang mga hindi inasaang mga pangyayari. Tama po ba? Tama ang Pangulo. Bago gagawa ng isang hakbang, dapat marinig muna niya ang bawat sides. Alam niyo, si Duterte, isa siyang abogado. And the same time, isa siyang prosecutor. Kaya may investigation eh. Mga tabugo talaga itong mga dilawan na to. Tapos ito, sasabihin ng mga tabugong dilawan na duwag si Duterte, tuta ng China, walang bayag, whatever. Natural, under investigation nga, hindi pa nga nakuha ni Duterte yung side nung kapitan ng China. Isa pa, abogado si Duterte. At the same time, isa siyang prosecutor, kaya alam niya ang batas. Ayun na itong mga dilawan, itong mga tabugong mga dilawan na to. Alam nyo guys, isa lang ang masasabi ko sa issue na to. Scripted itong lahat. Parang it's another line of story ubikoy. Maniwala kayo. Isa pa mga idol, hindi nyo balata. Yung time ni Pinoy, binangga ng China, ng barko ng China ang ating mangisda. Yung time na yun, mas grabe yun. Kasi may namatay pa nga eh. Meron pang dalawang nawala. So bakit itong mga bias ng mga media, mga bayarang media, hindi sila dati kasing ingay tulad ngayon? Grabe, sobrang ingay. Alam nyo bang dahilan? Dahil yung mga media na nakapasok dyan sa Malacanang, pero hindi naman lahat, pero karamihan sa kanila, galit yan sila sa administration ni Duterte. Alam nyo kung bakit? Dahil wala na po silang sobre na kukuha buwan-buwan. Kaya inatake nila ng inatake ang ating gobyerno ng mga negative, ng mga balita. Pero yung mga nagawa ng gobyerno, tinatago nila. Dahil galit nga sila sa gobyerno dahil wala na silang sobre. Wala na silang under the table. Naalala nyo ba nung time na kakaupo lang ni Duterte, di ba? May nakita si Duterte na mayroon palang payroll yung mga media na yan. Mayroon pala silang payroll every month. Mayroon silang sobre na tatanggap every month. Kaya pala sila, nung panahon ni Pinoy, tahimik sila, walang issue. Hindi nila ginagawang propaganda dahil nga, bayad na nga itong mga bayarang journalist na to. So marami yan. Makikita nyo naman magtanong itong mga, di ba, during may mga press briefing dyan sa Malacanang, itong mga mukha ng mga journalist na to, makikita nyo naman sa pagtatanong nila eh. Talagang parang galit na galit sila sa administration. Hindi ko po sinabi na lahat, pero karamihan dyan na mga journalist dyan is mga bayaran. Si Duterte na nagsabi niyan, ha? Shout out nga pala kay Mr. Martin Andanar. Bakit hanggang ngayon malapit na matapos ang termino ni Duterte, bakit ang fake news ngayon sa Pilipinas naglipana? Parang mga kabuti na walang control. Bakit ganun ang fake news sa atin? Walang control. Naglitawan lang. Naglitawan kahit saan. Ang daming fake news. Ha? Tapos, yung mga nagpapakalat ng fake news, nasa mga malalaking magazine, nasa malalaking mga media outlet. Bakit itong si Martin Andanar, wala po siyang ginawang action? Martin Andanar, kami po mga OFW na nanawagan po sa inyo. Ano po ba ang trabaho nyo po talaga dyan sa Malacanang? Hindi nyo ba sasalagin yung mga bias ng mga malalaking media na sinisira ang ating gobyerno? Tahimik lang po ba kayo? Dapat ang umupo dyan si Idol Erwin eh. Talagang pagmumurahin kayo noon. Kung hindi kayo nagtrabaho ng wasto dyan sa PCEO. Ha? Yeah, ikaw Martin Andanar, hindi habang panahon nandyan ka.
Kasi sa tingin namin, wala kang ginawa. Wala kang ginawa dyan. Sa tingin namin, parang wala kang ginawa dyan eh. Puro ka lang papugi. Parang papugi ka lang dyan eh. Parang na nahuhumaling ka na siguro sa prinsesa mo dyan. So alam na kung sino ang prinsesa mo dyan. Si Badoy. Badoy! Ay, Martin Andanar.